Kwento mo yung ano, kwento mo yung UAP. Tapos naman eh, tapos na eh. Yung Oh. yung ano natin, do or die sa Ateneo. Pare, nung sige, kwento mo. Ito. Kwento mo, kwento mo. Pakwento ko muna ganito, pare. Total, wala eh. All out naman tayo, pare, sa kwentuhan. Pare, alam nyo mga kabarangay, nung college pa lang kami... Di ka pumasok mga 1 week yata noon eh. Hindi, kwento ko muna. Pabalik tayo dyan, no, pare. Kwento ko. Yung alam nyo, kwento mo. Kwento mo. College kami ni James Shop sa UE Red Warriors. Alam mo, ano eh, mag-teammate pa lang kami nito. High school pa lang eh. Kumbaga, Lasal Greenos pa lang ako siya. Nasa high school pa lang. Nag-teammate kami sa Nike International Provincia, Competition. Provincia. Oo, Provincia. Absolute Distilled Water. Tapos, nauna ako sa kanya sa UE. Ang alam ko, kinukuha na siya ng Lasal. May allowance ato sa Lasal eh. Pero nagulat ako, paano siya napunta ng UE? Pare, tanong ko, paano ko ba napunta ng UE? Di ba at Lasal ka na dapat mag-aaral? Well, may join, merong mga usapan na hindi, ano, hindi natupad. So kaya napunta akong UE. Oh, yun. Blessing yun, pare. Biro mo, tandem na tayo nung high school noon. Nagpunta ka pa ng UE. Eh, gumawa tayo ng tandem dyan sa UE Warriors, di ba? Oo, pare. Kaya sobrang blessed ako. Kaya sobrang excited ako noon. Na kahit papano, hindi man natuloy sa Lasal. Although maraming salamat sa mga management sa Lasal dati, manager. Talagang high school pa lang ako. Talagang inaalagaan na nila ako. Ngayon na ako magpapasalamat sa kanila na talagang nandun yung tiwala nila sa akin. Diba? So, nung napunta akong UE, sobrang excited din ako. Dahil siyempre, nandun ka. Diba? Nandun si Ronald Tubid. Diba? So, hindi na ako masyadong nahirapan mag-adjust. And meron ako mga close friends na nakasama dati. Nung kasi pare, high school. Kasi pare, yung ano natin, diri mo ha, nag-UE ako, napunta kang UE. Nagpunta ako ng PBL sa Wellcoat, nagpunta ka ng Wellcoat sa PBL. Na-drop ka ng Pure Foods, napunta rin ako ng Pure Foods. Kumbaga, ano eh, chain reaction ba ng ano eh, di ba? Galing, galing. Oh, sobrang, kumbaga, pare, kaya nga sinasabi ko, di ba? Walang James Shop kung walang Paul Artadi. Walang Paul Artadi kung walang James Shop. Sige, ganun lang kabilis, ganun lang kadali. Oo, pare. Diba? And doon yun, sinong pinakamagaling na coach na nag-handle sa'yo? Pinakamagaling? Yes. Isa sa pinakamagaling, siyempre, yung coach ko nung, siyempre, high school, di ba? Si Cao Chap. Tapos meron siyang assistant na si James Burnell. So, siya yung nag-develop talaga sa akin ng kumpiyansa. And then, pagdating sa college, siyempre, si Coach Boise. Mm-hmm. Isa lang, ang tinatawag mo, isa lang. Sino ang pinakamagaling na coach para sa'yo? Pwede ba dalawa? O, sige, dalawa. Sino? Okay, siyempre, nung pumasok tayo ng PBA, siyempre, si Coach Ryan, di ba? Si Coach Ryan naman talaga nagbigay ng, kumbaga, isa sa mga gumawa ng pangalan na James Yap eh. Yun ang lagi kong sinasabi, di ba? So, for me, Coach Ryan. And pangalawa, si Coach Tim Cohn. Yun, syempre, si Tim Cohn talaga. Si Coach Tim. Talagang sobrang galing. Si Coach Tim Cohn kasi hindi siya, yung sistema niya kasi is hindi yung ano, hindi yung nakafocus lang sa isang player. Yung play niya. So, pagdating kasi sa triangle, parang wala kang sarili mong play. Hindi mo alam kung kailan dadating yung bola. Alam mo 'yun? Hindi mo kay Coach Ryan kasi iba eh. Alam mo na ayun pupunta yung bola. Ito yung play mo. Ito yung play mo. Oh, alam mo kung ano yung play mo. So alam mo na mapupunta sa iyo yung bola. Kay Coach Tim kasi iba eh. Kumbaga lahat kayo nakakatanggap ng bola eh. So 'yun ang pagkakaiba sa kanila. Kaya for me, si Coach Ryan and Coach Tim. Iba yung sistema anyway, nilang dalawa. Sobrang ibang-iba. Pare, matanong ko nga, ilan na naging girlfriend mo na artista? Ha? Ilan na naging girlfriend mo na artista? Pare, may issue tayo niyan. Gusto mo ma-issue ulit. joke lang. And then, balik tayo pare sa UEAP. Yung final balik tayo. Final four natin.
alam mo yung ano, yung feeling na sinabi nila na nagbenta daw ako ng laro dahil dun sa huling laban na yun. Kung makikita nila yung buong tape na yun, halos magpakamatay na nga ako. Gusto ko lang talagang manalo. Okay, may instance doon pare. Nahawak mo yung bola. Sabi mo sa akin, patayin mo na yung shot clock. Kill the clock. Kasi sinabi ko, ganun. Oo, ganyan yung ego. Patayin mo na yung clock. Nakita kita noon. Pero habang nag-dribble ako pare, naririnig ko yung Ateneo. Oh, Ateneo. Basta yung crowd, yung cheer nila, lalo ang ginaganahan eh. Tapos tumawag ako ng pick and roll. Si Tenorio, imbis na ipapuntahin ako sa kanan, bumuka, papuntahin daw ako sa kaliwa. Eh bukas, bukas na bukas. Eh kumpiyansa. Nakita mo, open ka. Open ako. Pare, pagkuha kong ganyan, tinapikan ako. Tapos noon, natapik ko pa yung bola palabas. Alam nyo, nung nangyari yun, nilabas ako ni Coach Boise, alam ko na matatalo tayo. Ang lakas ng kutob ko. Grabe, na-shoot nga ni Jack Chia, iyak pare. Alam mo nga, parang ayoko nang bumalik na UE noon eh. Pero nahiya ako sa eskwelahan eh. Mayroon pa ako isang taon, sabi ko tapusin ko. Pero syempre pare, yung mga ganong bagay eh, lahat naman tayo gustong manalo eh. Di ba? Oh, eh, tabla panalo yun eh. Di ba? Tama. Tabla panalo yun, di ba? Tama. Eh, syempre, nakakita ka ng puwang na, uy, kayang-kaya ko to. Eh, di, syempre, ginrab mo yung opportunity na manalo tayo, di ba? Eh, tama, hindi na natin na akalain na ganun ang mangyayari, di ba? Eh, ganun naman talaga sa basketball. Alam mo, itong sa basketball tayo, marami na ako naging teammate na magagaling, pare. Yung iba dyan, pinagbibintangan, na nagbibenta ng laro. Alam, bigyan kita ng isang scenario, pare. Si Willie Miller. Di ba, parang issue sa kanya na nagbibenta ng laro yan, ganyan-ganyan. Alam mo pare, hindi ako naniniwala sa mga ganun eh. Kasi pare, sa practice, pagkasama ko si Willie Miller, minsan sa practice, sa gidribble, tumatama yung bola sa paa eh. Eh, alam mo, mahirap magbintang ng ganyang accusation sa isang basketball player eh. Maging basketball player muna kayo bago kayo magbintang ng ganyan, di ba? Pare, agree ako sa iyo dyan. Dahil ang masasabi ko lang din dyan is, Once na ikaw yung isa sa mga inasahan sa team, okay? Once na may bad game ka or decision making na mali, eh syempre hindi naman natin ma-please lahat ng isip ng mga tao, di ba? So sabihin na nagbebenta na agad, syempre, di ba? Eh alam naman basta tayo, alam natin ang utak natin at sarili natin na binigay natin yung best natin, di ba? Wala natin pakialam kung anong ibig sabihin, kung anong isipin ng mga ibang tao. Yun ang lagi kong iniisip para. Tama. Pero pag bibigyan ka ng opportunity, bumalik sa Magnolia Hot Shots, babalik ka pa? Gusto mong bumalik? Pare, yung masasabi ko lang is, hindi natin hawak yung mga ganong desisyon. Hindi nga, pero kung maaari, mababalik. Hindi natin hawak yan. Ayaw ko na mag-isip ng ganon. Kung mangyayari. Namimiss ko siguro sila. Ang plano mo pagkatapos mo mag-basketball, pare? Anong plano mo sa buhay? Tingin mo, saan patungo ang James Yap pagkatapos niyang mag-basketball? Pare, sa ngayon, syempre, lagi naman ang sinasabi natin na after basketball, anong, dami nagtatanong na gano'n, anong after basketball, anong mangyayari, anong gagawin mo, ganyan. Pare, masasabi ko lang ngayon, syempre, medyo matagal na rin tayo sa PBA, no? Matagal na rin tayo sa PBA. Lahat naman ng kinita natin sa PBA in-invest naman natin sa tamang lugar, di ba? So kaya meron naman tayong na-invest na pwede na after basketball magkaroon tayo ng ano, merong income kahit papaano, di ba? So, pero, kung tatanungin mo ako, after basketball, magiging coach ako? Ano yan? Hindi. Politics. Sumasayad ba sa isip mo maging politician, pare? Pare, sa totoo lang, kasi ako yung isang tao na, kung meron akong gustong gawin, gusto ko talagang 101% nandun ako nakafocus. Sa ngayon na meron pa akong kontrata sa PBA, kung tatanungin mo ako na tatakbo ako bilang isang ano ba tawag diyan sa isang manilbihan sa kababayan nating Pilipino. Barangay natin. Parang ikaw, ano ba tawag siya? Konsihal. Parang ganoon, di ba? Gusto ko pag tumakbo ako
sa politics. Gusto ko 100% yung focus ko nandyan. Kasi ganun ang Okay. ginagawa ko nung naging kung ganun ang ginawa ko nung player ako pare. 'Di ba? Yung focus mo kailangan, yun ang focus mo. Balik tayo last few questions ko ah. Nakikita mo pa ba si Bimby? I mean, nagkikita pa ba kayo this past 2 months pag nung ECQ? Pare, showbiz tayo ah. Sige. May konting show. Grabe mga tanungan talaga. Papahamak mo ako ha. Hindi, ano lang. Anyway, if ayaw mo sagutin, okay lang. Alam ko naman sabi na talaga namimiss sabi mo. Sabi ni Glenn Long, oh, iba ka Kid Lightning. Ayun. Ayan, ano ba? Ano ba yung tanong mo? Yung nakikita? Oo, ilan ba nanonood sa atin? Yeah. 900, no? Tito Boy or Tadi? May abunod na. Okay, isang ano, jersey ni James Yap. Magtanong ka pa rin ng medyo mahirap, hindi naman mahirap na tanong. Oh, ano bang tanong tanong mo? Hindi, ikaw yung regarding sa iyo sa pagkalalaro mo, anong paborito mong ganyan, anong, 'di ba? Tanong ka, game, o sino una sumagot, siya mananalo, ihahatid natin yung jersey. Ikaw na magtanong, bibigay ko sa iyo yung jersey kasi ikaw naman ang host eh. Okay? Oh, sige. Ako har magtatanong ako ha regarding kay ano ha. Ano, kay James Yap. Ngayon mo na itatanong o ngayon ngayon na. Pare, tanong natin. Okay? Saan nag-aaral ang unang girlfriend ni James Yap sa Maynila? Yan. Pang showbiz yung tanong na yan ha. Oh, yan, may unang alam niya si James, may unang girlfriend yan. Okay, noong year 2000 o 99. 2000, sorry, year 2000. Saan nag-aaral yun? Yung makakasagot nun, may panalong jersey ni James Yap. Okay, o yan, ano, yan. Nakita mo, CEO, may Lasal. O, ikaw na makasagot yan. Ayan na, si Jay, ikikwek, huwag kayo mag-away dyan. Ayan na, shout out to Luilo. Yun, yun, may sumagot o. Diary symbol, UST. Eh, fan yata ng Pure Foods to, pare. Ha? Ayan. UST. Kinala mo yan? UST? Oo. Saan? Hindi ko mabasa eh. Wala pa dito eh. Baka yun sa ano mo. CEO. Napabasa ko pa lang sa CEO, Lasal. Ayan. Ang tamang sagot ay UST. Okay? Huwag niyo na alamin kung sino pa. Kunin mo lang yung ano. May see you soon, pare Goy. Thank you. Okay, bye-bye. Sobrang bless ako na kilala ko si Mayor Francis Zamora na... Doon. Balikan natin yung pagsuporta mo kay Mayor, pare ha. Pare, meron bang intrigue question ha? Meron bang kinalaman ito sa pagka-trade mo sa Pure Foods papuntang Rain or Shine o wala? Kasi maraming haka-haka na ganun yung sitwasyon mo. Kaya ka na-trade dahil sinuporta mo ang ating mayor. Tama po ba yun? Pare, hindi ko na sagutin yan. Kung meron man, eh, basta ang puso ko at isipan is nakatulong ako sa ating mahal na mayor sa San Juan. Yun. Kung ano mang issue na yon, hindi ko na iniisip yon pare. Tama, isang tabi mo na lang. Pero ang tanong ko sa'yo, pare, nasaktan ka ba sa pag-trade sa'yo ng Pure Foods na kung saan ginag-grand slam mo sila, binigyan mo ng championship, tapos itin-trade ka lang sa Reynosan? Well, pare, pumasok sa PBA, pare. Alam mo naman natin na, una, hindi pang habang buhay yung career natin. Pangalawa, hindi natin hawak yung mga ganong bagay. So ang ginawa ko is kinukondisyon ko na lang ang isip ko para kung ano man mangyari, kung iti-trade ka man, at least hindi ka masyadong masasaktan or madadown, di ba? Eh kasi yung buhay natin pare, tulad nga ng sinasabi nila, once na may nagsabi sa akin ito eh, owner ng isang team na, well, di ba hindi nang sabi, narinig ko lang na eh, wala silang utang na loob sa'yo dahil binayaran ka naman. Okay. Hindi ko alam kung agree ka sa akin doon. Agree, syempre. Pero once na bayad ka, wala silang utang na loob sa'yo. Pero kung hindi ka magpapabayad, kung sama ako napunta ngayon, pare. Kung sama ako napunta ngayon, sino okay ka rin? Tanggapin. Okay. Kung sama ako napunta ngayon, sobrang happy ako sa Rain or Shine dahil yun ang team ko dati nung nag-PBL ako, di ba? Nung nasa PBL. So, yun. Alam nyo mga kabarangay, itong si Idol James Yap, partner James Yap, yan na nag-influensya sa akin ng maraming bagay. Alam mo kung ano-ano. Maraming bagay. Una, painting. Ayan. Tingnan mo naman ang painting ng kaibigan natin.
Pangalawa, motor. Sa kanya lahat eh. Kumbaga, siya ang tinitingala ko para ano bang meron dyan. Siya yung ano ko eh. Yan, nilook up to ko eh. Kung sa mga... O pare, kwento ko lang sa inyo guys ha. Alam nyo noong una nagmotor ako, ang takbo ko 80 lang. Takot na takot ako. Si James ang takbo, 180, 200. Ay, grabe. Anyway. Sabi ko nga, sabi ko kay Glenn na, pare, pacheck nga yung, ano, yung gauge nung kay Paul. Baka sira eh. So, ayan. Magtapos na tayo, pare. Okay. Salamat ulit sa... paano yan? Inanyahan kitang maging guest ko. Isang wala kang sinabi, oo kaagad, pare, thank you very much. Marami tayong napasaya. Marami tayong na, ano, napag-usapan na maayos. Okay? So, yeah, last word, pare. Parting words, pare ko eh. Maraming salamat sa inyo. And syempre, ingat kayo dahil hindi pa tayo safe ngayon, no? Huwag muna tayong lumabas sa bahay kung hindi talaga kailangan. So, ingat kayo. Okay. And God bless sa inyong lahat. Guys. Salamat, kita salamat. Kita tayo soon. Magdasal yeah. tayo pa sana matapos na tong COVID-19. Pare. Kaya salamat. Maraming salamat. Thank you. And... Thank you, yep. Boy Thunder, maraming salamat pare ko. Maraming salamat sa mga nanood. Okay? More to come, more videos to come. Pare, God bless you. Pareng James, see you soon. Thank you all of you guys. Have a great night. Thank you again pare ko. Thank you. Stay safe guys. God bless you guys. Pare, shout out natin yung mga ano natin. Shout out muna natin yung mga frontliners natin, di ba? Papasalamat tayo. Yeah, batin mo. Eh, sila magtiyaga para pagsilbihan yung mga kababayan lang. Natin, di ba? Nag-CR na yung host natin. Ano ba yan? Hoy! Ayan na. Sige, mag-shout out muna tayo dito. Wait lang. Jason Vargas, Elio Jane, pa-shout out bago mag-end. Usapan ni Jason, kamusta? Pa-shout out ay ano pa ba? John Limpot. Wait lang, hintayin natin yung host natin eh nag-CR. Kaya pala gusto nang tapusin dahil naihi na pala. Pare, baka meron ka pwedeng pare, gusto mo lang tapusin kasi naihi ka na. Pare, pwede ka bang magpamigay diyan kahit isang jersey pa ano tayo, pa contest tayo sa kanila o kahit isa lang oh. Sige, kung may, sige ba? Paano? Ibigay ko sa iyo. Sige. Oh, bigay mo sa akin at magpapa-contest tayo. Diba? Ha? Jersey ni James Yap, rain or shine jersey. Okay. Magbigay ka lang ikaw na magbigay ng katanungan, pare. Okay? Ang unang makakasagot diyan, ayan, makikita naman natin kung sino unang sumagot, siya ang mananalo. Dito sa comment, oh. 'Di ba?